Hi guys, Aganiki here. Welcome back to this channel. So today, we're going to do another product review, which is a foundation from Hourglass. Ito yun siya. Nag-glare kasi yung light. Yan. Basta ito siya. Yan. And then, open. And twist. Twist. Yan. Nare-retract siya. Laban. Oh, duh. We're going to test it out today. I'm doing some errands today and it-test natin yung longevity niya. Without further ado, let's start the video. By the way, if you're a returning subscriber, thank you so much for being here. If you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. Yan, yan lang yung face ko, guys. And today, for the sake of this video, magpa-primer tayo sa kabila. Primer tayo dito. Bare face ako, guys. Tapos na ako mag-moisturizer, toner, and cleanser. Tapos, primer na lang. Sa kabila naman, hindi natin lalagyan ng primer. Tingnan natin if kakasaba siya sa ating oily skin, no? Yan. Nag-primer na tayo. Dito walang primer. Let's start. Excited akong maano to, guys, magamit. Tige, lagyan natin dito. Yan. Yan. Konti lang. Yung muna, yung lagay natin. And, blendable ba siya sa kamay? O blendable na blendable? Tingnan nyo, guys. Meron akong blemish dito, ha? Ito. Grabe. Blendable siya sa ano kamay. Nasanay na ako sa ano nung kamay. Gamitin natin tong ano. Sponge. Pero parang mas bet ko kasi yung no makeup makeup look lately. Kaya, ano, lagyan natin tong merong blemish. Just parang nag-aano, no? Kasi nga, mahal. Yan. Oh. Di tayo magko-concealer. Tingnan natin kung maano ba niya yung ating... Try natin gamitin yung ganito na sponge. Yung disposable. Parang nakukuha yata niya yung mga foundation. Oh, kinukuha niya, ina-absorb niya. So, nasa palagay niyo. Oh, ang ganda. Kita? Hala, ang flawless niya, Ning. Wala tong concealer, ha? Tingnan nyo. Tingnan nyo, guys. Walang concealer dito sa kabila. Pero, ang ganda. Oh. Parang natural skin ko lang siya. You're an Hourglass user. Siguro alam nyo na to, pero dun sa mga hindi pa, talagang ang ganda niya, guys. Pasensya na kayo, ha? Kasi first time kong gumamit nito, eh. Oh. Itong mga blemishes ko dito, automatic full coverage, kaloka. Sure ba to? Or nananaginip lang, char. Talagang naano niya dito, galing. Tapos, we're going to do the other side. Ang gagawin na lang natin is super oily nga ng skin ko. So, what we're going to do is, kakasaba siya sa ating skin. So, it's already 10:38 AM to, guys. So, sa kabila, hala guys, naano. Kita nyo ba? Sa camera, hindi gano'n na-register. Pero sa akin dito, parang flattened in a way na flawless. And hindi siya, merong glow, konting glow, but hindi siya super dewy. Dito nakikita pa rin yung pores ko. Kasi wala naman tong primer. Tingnan natin. Tingnan natin, wala tong primer. But then, ito na, ito na. Unahin natin, lagyan natin dito. Dito. Marami yatang ninalagay ko, guys. Ilang ano ba dapat? Pero depende naman. Hindi naman ako nagtitipid. No. Hindi nagtitipid. Tapos, gamitin natin to. Dito na side. I don't really like using this one, but for hygienic purposes, ginagamit ko talaga to sa mga sa client. Kasi pagkatapos ito, tapon na. Wala tong primer dito. Remember ha, walang primer. And ibang klase ng application. Hindi damp sponge. Maganda yung damp sponge. Ito, kinukuha niya yung ano. Uy, maganda pa rin yung application dito, oh. Pero, in fairness, grabe yung coverage niya, no? Try natin lagyan. Damp sponge siya dito, banda. Dito, eh. Ginawa ng concealer at lahat-lahat, oh. Iba talaga yung damp sponge na application, oy. Ito, maganda talaga to siya if manipis lang yung gamitin nyo, hindi yung plakadong-plakado. It's good to use, siguro, mga yung magaganda na yung skin. Pero yung katulad ko na oily, kailangan magtagal yung products, diinan ang show. Kaya, you need to double cleanse as well. Maganda talaga pag may primer. Ang ganda niya, kahit i-layer mo pa siya ng i-layer. Pero tingnan natin. Init, guys.
ito na yung application sa face ko ng both. Dito may primer, dito wala. Mas gusto ko yung may primer. Malaki talaga yung eye bags ko. Uy, lately, hindi ako nakakatulog ng maaga. And what we're going to do, para patas, we're going to set it with powder. So, I'm using the Laura Mercier na powder. Pwede rin yung damp sponge, especially dito sa mga under eye. Konti lang naman. Hindi ko sana ito isiset, pero just to be fair naman sa foundation. Hindi ba kayo nagsiset ng foundation? Kailangan naman talagang iset. Huwag nega. Iset talaga yan. Nagay ka lang konti. I-ano natin. Set natin with powder. Konti lang. Yan! Flawless! Matte. Kasi nga, nagset tayo, diba? Woohoo! So, yan na guys. I'll be back. I'm going to finish my look. And I'll be back. So, kanina pinakita ko, in-apply ko siya 10:38 ba yun? Ngayon 10:45, I'm going to finish my look and I'll be back. Let's see. I'm back. Ang init. Grabe pa. Electric pan muna. Super init talaga ngayon guys. Hindi ko maintindihan. But anyway, natagalan tayo kasi meron tayong ni-review na lipstick swatches. So, abangan nyo yung mga videos ko. So, it's already 11:38. Yan, 11:38 na. We still have a lot to go. I'm going to bring you with me. I'm going to update you every hour until night. Tingnan natin. But so far, yun na nga full coverage siya. Ito yung face ko now. It's super oily. Hindi pa siya oily actually. Same pa rin. Ito dewy-dewy finish. Ito a little bit of flat. So ito na yun guys. Yung finish look with eyeliner. Konting tungkil and mascara. And kilon. Yan. Yan ang face ko. And I'm going to update you siguro mga 3 PM. Kung ano na yung mukha ko. Hindi tayo mag-retouch today. Okay? Remember na meron tong primer at ito wala. Natatabunan nyo yung blemishes ko. And this foundation is super buildable. Diyos ko. Nabibuild nyo siya guys. Medium to full coverage. Bongga. So bye and I'll be back. Guys, I'm back. And it's already 3:34. It's already 3:34 PM. Earlier, di ba, nag-start tayo 11. 11 ba yun? Anong oras ko? 11, 12, 1, 2, 3. So, 4 hours. Grabe, guys. Super init kanina. I'm cooking something and it's super, super hot. Like, right now, I'm super sweating. Grabe. I did some errands. Nagbantay lang ako ng maliit naming tinda. Yung husband ko ang pumunta sa labas para magbayad sa mga bayaran, like electricity and all. 3 PM ko sana itong i-update sa inyo, 3:35. Matagal kasi siyang nakabalik kasi sa pila. Ano na yung mga visible na nakikita nyo sa aking face? Oil. 4 hours. Kasi given, guys, nagluto ako. Super init. So, init talaga, guys. As in, grabe ang init. Para pang nalulusaw. But then, this is just my own opinion, ha? Hala, nag-bleed yung ano ko dito, yung mascara. Just my opinion. Sa daylight, if, tinanong ko yung husband ko, if ano yung masasabi mo sa mukha ko now, sabi niya, ano lang, glowing na maganda na pagka-glow, tapos maganda daw yung hindi nagka-crack-crack. The good thing sa mga oily face, kasi parang moisturizer lang, no? Okay. Sa akin, the foundation is still there. Parang ang inabsorb siya ng face ko, no? Grabe talaga tong face ko, eh. Sweaty lang talaga ako and super lightweight lang. Parang wala na akong foundation. Feel ko wala akong foundation. Parang natural skin ko lang nag-oil up. Tapos, hindi siya malagkit. Though, di ba super sweaty na ako? Di ba mostly, if nagsisweat tayo, tapos meron tong foundation, parang ang lagkit-lagkit, parang gusto mong kunin. But this one, parang feel mo na nakaka-breathe. Ewan ko ba, bakit? Nakaka-breathe yung face ko sa kanya. Kasi I also experienced, di ba marami na akong mga reviews ng foundation. I also experienced na meron din akong na-review ng mga foundation na talagang parang gusto mo na siyang alisin kasi nga nagbibitak-bitak na siya, nalulusaw. Ito, hindi siya nalulusaw, but then it parang nagiging isa sila sa aking skin. That's it. And so far, okay pa naman, di ba? Ang oil nga lang, ang problema, wala akong blotting paper dito. Tissue na lang, tissue. Tignan natin kung merong transfer, ha? Dito, again, walang primer. Wala tong primer dito. Ito siya, guys. Yan. Tapos sa kabila, sana, blotting paper, no? Fresh na agad ako. Pat-pat lang. Ito yung mga nakukuha ng oils. Konti lang yung transfer. Fresh na naman! Blot-blot lang. Guys, huwag kayong diretsyong powder, ha? Pag ganitong situation, fresh pa rin. Yan, fresh na ulit. Yan, fresh na ulit. So, 4 to 5 hours na update. Okay pa rin siya. Walang nag-crease sa under eye. Walang nag-crease dito. Wala. Intact pa yung foundation. Pero pwede kayong mag-retouch ng powder if talagang rarampa kayo. Ito for the purpose of this review. Ginamitan, kung meron kayong blotting paper, much better. Pag rarampa pa kayo,
blotting paper or pat muna ng tissue. Kunin yung mga excess sweat and oil and then powder. We'll see you after another 4 hours or 5 hours. Bye-bye! Kanina, I guess, we updated 3:30. And right now, it's exactly 9:04 p.m. 9:04 p.m. 5 hours and a half. Almost 10 hours na siya sa aking face. And I think, hindi ko na siya papatagalin ng until 12 midnight. 9 na siya, guys, but 10. Katatapos ko lang mag-dinner. Uminom kong coffee. Diyos ko, Lord. Matagal na naman tayong matutulog nito, yung eye bags natin. Guys, this will be my final update, I guess. Kasi tatanggalin ko na to siya. So far, ito yung mukha ko. Hindi siya super oily. Ang ginawa ko, guys, this night, nag-ano kami, cleaning sa bahay, nag-dinner, nagpakain ng kids, nag-sweat pa ako ng bongga. So far, ang foundation, still intact. Hindi pa lumalabas yung, ano ko dito, yung isang mala sa face ko. Blemishes ko, still covered. Dito, meron nang nakikitang redness konti kasi na-rub-rub ko siya. And sa nose area ko, okay lang naman. Dito, yung mascara ko kasi nagble-bleed. So, kaloka. First time ko itong na-try. Ibigay kong review nito pero wala kasi yung mascara na to dito. So, hindi ko siya i-review siguro. Until now, hindi pa talaga siya naghulas, besh. Oily lang talaga yung face ko. Tapos, pat na naman natin ulit, ha. Tingnan natin. Magiging fresh pa ba? Oh, fresh pa rin, oh. Oh, kinuha ko yung excess. Tatagal at tatagal to talaga. Hindi naman sinasabing wala talagang hulas. Sa mga oily face, walang hulas. Oh. Okay pa naman siya. Yung nilagyan ko ng primer, wala akong nakikitang redness. Dito, meron ng redness na nag-peek through. Wala tong primer dito. So, mas maganda talaga pag merong primer, no? For me, ha, yung conclusion ko, grabe, guys, sa packaging. Ang ganda naman ang packaging niya, guys. Pwede nyo dalhin kahit saan, sa travel, tapos laisyo-laisyo. So far, yung application niya, ang ganda kahit gamitin nyo yung hands nyo sa pagbli-blend. Kung wala kayong sponge, if personal nyo naman itong ginagamit. But then, I suggest, gagamit kayo ng brush if sa iba. Brush, sanitize. Mamaya, kanina, sinanitize ko na to. And yung kapag gagamit kayo sa ibang tao, brush, sanitize lahat dapat. Gamit kayo ng sponge. Yung disposable or sponge na ganito, yung malaki-laki. Kasi lahat ng mga gamit ko for makeup gigs, kinikip ko sila. Sinanitize ko na sila lahat at kinip ko sila kasi para nang hindi makontaminate. So far, I love this foundation. Walang keme. As in, medium to full coverage talaga siya. 10 out of 10. Hindi ko pala na ano ang shade. It's Vanish Sand. Hindi siya masyadong dark, masyadong light. So, kahit naman, ano, konting light sa inyo, if pwede nyo namang mamix sa mga foundation, especially me, nagmimix talaga ako ng foundation. Kasi hindi ako mag-invest sa lahat ng line na to, guys. Diyos ko, meron pa naman akong MAC, meron pa akong ibang mga foundation, yung mga ginagamit ko talaga sa clients ko na trusted ko din. Ito, hindi ko pa to nagamit sa clients ko kasi nga pandemic, walang makeup gig. Takot din akong ano, mag-handle ngayon ng mga clients, kaya I decided to, ano muna, pahinga muna. If God willing, makakabalik tayo ng makeup gig, hopefully, and merong babalik ng trust kasi meron na talaga mga trust issues ngayon, especially handling to clients. And ako rin, takot rin ako mag-handle ng clients, baka ako pa yung pagbibintangan. Going back sa Hourglass, I love it. It's 10 out of 10. Oh, charot. Kasi gusto ko talaga siya. Uy, parang maharlika. Maganda naman talaga yung foundation na to. Diyos ko, hindi, walang keme. Guys, please naman tune in kayo sa mga reviews ko and makeup tutorial. As of now, nahihirapan akong gumawa ng mga creative looks and ano kasi wala akong na-editor. Hindi ako makapag-edit sa laptop kasi nga sira. Hopefully, it will be okay soon. So, if you're going to support my channel, I do have links below. It could make this channel, it could help a lot in producing more content for you. So, thank you so much for your support, guys. And I hope you're going to click join as well. Beside the subscribe button, merong join dyan. Join kayo if ever. Hopefully, soon we'll be having a live makeup tutorial soon. If God willing, it will be more exclusive to my members. Paminsan-minsan live tayo, yun talagang walang cut-cut, tapos chikahan lang while doing makeup, Q&A portion, ganun. So, join na kayo, guys, and marami na mga perks doon. So, check nyo ha, click nyo yung join, and please don't forget to like, share, and subscribe, and see you soon in the next video. I tried my best to upload on Monday, Wednesday, and Friday, so please be with me always. Thank you so much! Bye-bye! I hope you're okay. God bless. Sarang eh!